Magandang araw everyone and welcome back dito sa ating YouTube channel, Calon's Farm, and I'm Mr. Dan Calon, ang inyong tour guide sa agrikultura. So today, nandito tayo ngayon sa ating strawberry garden at magbibigay na naman tayo ng konting kalaman at tips sa ating mga halamang strawberry. So bago natin simulan, kung bago ka dito sa ating YouTube channel, hindi ka pa nakakapag-subscribe, mahilig ka sa strawberry, provincial life, and organic farming, please consider subscribing at i-hit yung notification bell para lagi kang updated sa ating mga video. So, ano pang hinihintay nyo? Tara, simulan natin. Let's go! So, ayan o, ang pag-uusapan natin today ay tungkol sa ating mga bulaklak ng mga strawberry natin, no? At specifically, dun sa kung bakit natin tinatanggal yung unang flower or unang bulaklak ng ating mga halamang strawberry. At magkakaroon din tayo ng comparison side by side nilang dalawa, nung young strawberry plant at yung matured strawberry plant na may bulaklak na at bunga. So i-compare natin sila, no? Kung ano ba yung better, no? Patuloyin mo yung unang bunga or save it for the next, no? So yan ang malalaman niyo mamaya. So stay put lang kayo diyan. So sisimulan na natin sa pag-explain kung bakit natin tinatanggal yung unang flower ng strawberry. Marami sa mga strawberry growers, hindi lang sa Pilipinas, maging sa ibang bansa, is yung first flower, no, ng ating mga strawberry is tinatanggal sa kadahilanan na hindi pa matured yung ating strawberry plants, no? So hindi pa efficient para magkaroon ng bunga, or hindi niya masusustentuhan yung bunga ng nutrients gawa nga ng maliit pa yung kanyang katawan, at the same time hindi pa established yung kanyang mga ugat, ano? So yun yung mga dahilan kung bakit hindi pinapatuloy yung unang flower or unang bulaklak ng strawberry para maging bunga. Ayan. So ano pa ba yung dahilan? So dahilan, isang dahilan din ay pwede rin na maging sanhi ng stress sa ating mga halamang strawberry yung pagpatuloy or yung itutuloy natin yung first flower na maging bunga, ay maaring may stress yung strawberry plants natin, and worst case scenario, mamatay yung ating halaman, no? So ayun, maglulumbay siya, malalanta, parang ano, hihina yung resistensya na, dahil all those nutrients na dapat is i-develop niya sa kanyang katawan, no? Or dun sa main body ng ating strawberry at sa kanyang pag-develop sa development ng roots din, ay napupunta doon sa bunga, no? Na pinoproduce ng ating halaman. So yun yung mga dahilan kung bakit natin kailangan tanggalin or i-pinch yung unang flower ng ating mga halamang strawberry. So ngayon, ipapakita ko sa inyo side by side yung ating strawberry plants, no? Yung dalawang may bulaklak, no? Isang matured at isang young pa na pinatuloy natin yung bulaklak. Pero ipapakita ko din sa inyo yung demonstration yung kung paano tanggalin, no, yung bulaklak. So napakadali lang niya. So tara. So ito yung young strawberry plant natin na isa. Ayan. So ito siya, no, yung young strawberry plant, no, na namulaklak agad siya. So this variety is yung ating Ingberry or yung San Andres variety. As you can see, maliit pa lang yung katawan niya. Kung i-compare mo sa aking thumb, hindi pa siya ganoon kalaki. Tapos ito naman yung matured, no? Ayan, kung makikita nyo, grabe yung dahon niya. Sobrang dami. So dito natin, pagtabihin natin sila para makita nyo yung comparison nilang dalawa. Ayan, kung makikita nyo, itong maliit, nakita nyo yung first, yung ano, yung single leaf, no? At this is the sign, no, na mamumulaklak na or mamumunga na yung ating strawberry plant. So pag nakita nyo na yan, asahan nyo na nalalabas na din yung bunga. Then dito tayo sa matured plant natin. Ayan, makikita nyo. So this variety is napaka vigorous nito, no? Ibig sabihin, napakarami niya, nagkakaroon siya ng split crown.
no, multiple crowning, hindi kagaya nitong honey eye variety natin is nagpo-produce siya ng ito, runner, no? Itong runner na yan. So yan yung pinoproduce niya, no? Runner. Ito naman, multiple crowns. Ayan, kung mapapansin nyo yung katawan niya, merong 1, 2, 3, 4, mga apat na crown, no, na meron siya. So yung crown, ito yan, yung crown, yung corona. So, diyan, ito yung pinaka main body ng katawan natin. Hindi natin siya pwedeng ilubog masyado sa lupa, no, dahil mabubulok siya, no. So yun yung inaawasan. So hanggang base lang yung lupa dapat. Hindi siya pwedeng umakyat dito sa crown. Ayan. So kung mapapansin nyo din, no, sa dalawa, mas marami yung bulaklak nito. Ayan, hanggang dun sa likod, no, may bulaklak din yan. Ayan, napakarami. So, hindi lang yata 10 ito. More than 10. So napakaraming bunga. So compare mo dito, oh, napakaliit lang niya ng bulaklak. Maliit din yung sumunod na bulaklak. Samantalang dito, ang lalaki ng mga bulaklak. Ayan. Napakalalaki ng mga bulaklak. Ang lalaki din ng stem ng bulaklak. Ayan. Ang laki din ng stem. Tapos compare mo sa stem nito, ayan, napakaliit. So, ito, dyan pa lang mapapansin nyo na hindi talaga kayang suportahan ng ating strawberry plant yung bulaklak, especially pag ganito pa siya kabata. No? Ayan. Tapos ito, kayang-kaya niya na yan. No? Kasi sobrang laki na ng crown niya. No? Nag-multiple crown na siya. Kayang-kaya na niya suportahan kahit ilan pa yung maging bunga niya. Ayan. So, ang next na gagawin natin dito ay kailangan natin tanggalin yung first flower nitong ating young strawberry plant, no? So, bata pa siya. So, ito yung mga pioneer natin na plant, no? Mga more than 6 months old na to. Mga, hindi ako nagkakamali, mag-1 year na siya. So, second, pangalawang bunga niya na ito. Kung hindi ako nagkakamali. So ito po, napakarami pong may bunga dito ng mga matured strawberry plants natin. Yan. Pagmasdan nyo yung crown ng ating matured strawberry plant, compare mo dito. Yan. The bigger the crown, yan, ito, the better. Yan. Ito, may bulaklak din siya. Ayan. Ang lalaki ng mga stem ng bulaklak niya. Diba? So, kayang-kaya talaga suportahan ng ganitong ka-mature na plant yung mga bunga. Gaya nito, ayan. Laki din ng stem. So, sa isang stem ng bulaklak, meron siyang mga tatlo, no? Tatlong bulaklak, dalawang bulaklak. Ayan. Di ba, ang laki din ng crown niya. Ito din, laki din ng crown. So, ready na din itong mamunga. So dito, balik tayo. So kailangan na natin tanggalin to. So napakadali lang po nito tanggalin, ano. So kailangan hanapin nyo lang tong pinaka-base nito. Ito. Yan. Hanapin nyo lang yan. Pwede din yung bulaklak yung tanggalin nyo. Pwede din itong buunan na to. No? So sa pagtanggal nito, pinch nyo lang gamit ang kuko nyo. Then pull. So yun na. Tanggal na siya. So lahat ng nutrients na dapat ibibigay niya dito ay gagamitin niya na para i-develop yung kanyang crown, yung katawan niya, at saka sa development din ng roots niya, no. Ayan. So kaya natin tinatanggal yung first flower para maging ganito karami yung magiging bunga niya, ganyan kalalaki. So i-update ko kayo, no, kapag ka nahinog na to. So, marami-rami tayong ma-harvest. No? Ito. So, mga ilang pot sila, 4 na paso, no? Nag-full bloom. So, di ko alam kung susunod pa tong isa. I think susunod pa tong dalawa. Yan. Kasi malaki na din yung crowns nila. So, ayan na, natanggal na natin yung bulaklak, no? So,
gaya nga ng sinabi ko kanina, mapupunta na no yung nutrients na para sa flower sana ay mapupunta na sa development ng katawan ng ating strawberry plant, pati din sa development ng kanyang ugat, no. So the larger the crown, the better, no. Mas maraming prutas. Kapag ang mas maraming prutas ang mapuproduce niya pag mas malaki yung crown niya, kagaya nito. Ayan. Ayan ang sikreto para marami tayong maproduce na strawberry plants, no. So ayan. So simula diyan hanggang sa likod meron yan, no. So ayan, hanggang dito na lang ang ating video. I hope na nag-enjoy kayo at may natutunan kayo. At may natutunan kayo, please give us a like. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo at hit yung notification bell para updated ka lagi sa ating mga videos. So marami pong salamat. Shoutout sa inyong lahat. See you next time.